Ayun. Okay. Ayan, grabe. Ngayon pong oras na ito, ayan, time check po tayo. It's already 10:24 in the evening. Pero syempre, hindi pa rin po tayo magpapatinag dahil po syempre, kung may katanungan po tayo sa buhay, nakahanda po ang ating pong viral video TV June Alcorcon para po sumagot. Pwede pong magtanong ang lahat. Pwede pong magtanong basta po nauukol sa buhay. Syempre, sasagutin po natin yan through logical and syempre po, awa tulong po ng Diyos with kaalaman po na galing sa Diyos. Ayan. Salamat sa Diyos sa mga nanonood na ngayon. Meron na po tayong dalawa ngayon nakalagay ngayon at nanonood. Ayan. So, ayan. Grabe. Sa isang nanonood. Ayan, sa dalawa. Salamat sa Diyos kasi nagkaroon kayo ng oras para mapunta dito sa channel na to. Please, don't forget to click subscribe and notification bell para po lagi tayong updated sa mga videos po ng ating upline June Alcorcon. Ayan, grabe. So, pwede po, ngayon po kasi magkakaroon po tayo ng isang katanungan at pwede po tayong magtanong mula po sa iba't ibang lugar at syempre po dito po muna pangunahin po sa aming bahay. So, meron po kasing ito na po tatawagin ko na po muna kung sino po yung atin pong magiging speaker for today. So, ayan, magkakaroon po tayo ng isang katanungan galing po mismo sa kanyang anak. So, ganyan po. Ang mangyayari po sa atin, magkakaroon po tayo ng palitan ng tanong. So, pwede po tayong mag-share. I-share niyo po itong streaming natin ngayon para po yung mga may tanong po, matagal ng tanong sa buhay, tagal ng tanong sa sarili, baka po pwede nating masagot po dito through logic na rin po. Kaya po ngayon pa lang, i-share mo na tong link na to. I-share mo na yung link dyan sa taas. Makikita mo po sa taas yung link at dun po magkakatanungan po tayo. Ayan, meron po kasi tayong unang magtatanong dito po sa atin po galing. So, ang pangalan po niya ay Christian Faith Alcorcon. Ang kanya pong YouTube channel dito ay Christian Faith Alcorcon Official. So, ito na po siya para po sa ating unang tanong. Ayan. Chan. Ayan. So, grabe talaga. Ayan, so, ang aking pong tanong, kasi po, talagang nakalito. Pagdating po kasi sa maraming tao, di ba? Marami sa panahon po ngayon, nakakalito. Kasi po, maraming tao ngayon, marami po sa panahon po ngayon, malaking katanungan kung paano ba talaga umasenso. Kasi, biruin nyo po, di ba? Sa isang katulad nyo po, upline yun, wala man kayong natapos, mababa man po yung grado na inyong tinapos, pero hindi naging basihan, di ba? Pero nabago ang buhay. So, ang tanong ko po ay ganito. So, papaano po mabago ang buhay? No po, at ito po yung isa ko, pangalawa pong tanong, kasi po maraming tao, sila lang po yung umaasenso. 'Di ba? Pero ang tanong, papaano rin magpabago ng ibang tao? Magpabago ng ibang buhay ng ibang tao. So, 'yun po ang aking katanungan. Okay. Okay, so magandang araw at magandang gabi. Ayan, para po sa ating mga nanonood ngayon. Alam niyo po, napakaraming tao po ngayon na patungkol po sa ating pong kalagayan, no? Marami ngayon nalilito, no? Sa buhay na ito, lahat ginawa na, nag-aral, no? Lahat ng mga kaparaanan na kaalaman na pwedeng matutunan. So, sinisika po ng marami na matutunan. At ito po ay ginugugulan po talaga ito ng buhay ng maraming tao. No? Okay, so, alam nyo po, no?
ginugula ng mahabang panahon, oras, pinansyal. So lahat yan talagang ibinigay ng marami. Pero hanggang ngayon, nauwi pa rin, no, sa katanungan, sa kaisipan po natin, ang patungkol po, no, sa buhay ng marami ngayon. Bakit ba ginawa ko na lahat? Nag-aral na ako ng napakahabang panahon, nagsakripisyo, nagpakahirap, no, masipag sa trabaho, no, ginugol ang buhay sa trabaho. So lahat ng pagpapagod, overtime ng overtime, kung kinakailangan gawing 24 oras ang pagtatrabaho. So sinasagad na po talaga natin ang ating pagtatrabaho. Kaya lang, bakit mahirap pa rin ang buhay? Okay. So napakaraming tao ngayon, no? Lagi nilang iniisip na sana ang nakaupo, no, sa ating barangay, sa ating bayan, sa ating bansa ay si ganito. Kaya lang kapatid, pagka yung gusto nila ay nandyan na, nakaupo na, eh, yun, kumbaga maraming sinasabi. Napakaraming pintas po ng marami tungkol dito, no? Nung una, ito yung gusto nila. Nung nandyan na, eh, napakarami po nating reklamo po, no? So, ibig sabihin, kahit sino po ang malagay, ang tao po ay laging nagreklamo. Kaya nga sabi, no, sabi ng iba, sana mag-2022 na para at least malagay na kung sino yung susunod, 'di ba? Para meron na namang sisisihing iba, meron na namang masabi na naman na ganito, no? So napakaraming mga reklamo po na nangyayari, no? Pero ginusto din natin, no? Pinili din natin. Kaya lang pag nandyan na, bakit kaya marami po hindi satisfy, no? So bakit kaya? So yun ang alamin natin, no? Okay. So yun po, kumbaga tama naman na yung decision natin na ito yung pinili po natin, pero pag bakit pag nandyan na, nag-iiba na naman po yung ating pong gusto. Okay, so alamin po natin ngayon ang dahilan. Alam nyo po kung lahat ng tao marunong magsumikap sa buhay, no? Walang maninisi, no? Walang maninisi, no? Puro kasi asa ang karamihan. Kaya maraming galit, no, sa mga namiminuno. Yan, kaya maraming nagagalit dahil nga umaasa po tayo. Okay, so alamin natin, no, kung marunong lang tayo sa buhay, no, kung marunong lang tayong kumita. Yan, no, alam nyo po ba, no, wala naman tayong problema, no? Hindi natin kailangan magalit o mainis o meron tayong tao na hindi magugustuhan. Okay? Yan, kung marunong lang tayong magdagdag ng kita, marunong tayong maghanda sa buhay, hindi lang sa pang-araw-araw na makakain tayo, makaraos tayo, no? So napakarami po nating dapat paghandaan po sa buhay na ito. Marami pong tao ngayon nagpapagod, nagsasakripisyo, okay, gumugugol ng panahon, masipag, matyaga. Kaya lang, nauwi lang lahat yun sa paghahanda doon sa pang-araw-araw. At napakaraming taong nakukontento na lang. Hindi nga natin naiisip, hindi nga tayo nag-analyze. Nung tayo po ay dalaga,
at binata, no? Okay. Naisip ba natin na yung kinikita natin laging kulang? 'Di ba? Alam natin 'yun eh. Nung binata tayo, nung dalaga tayo, no? Nung nandun tayo sa ganong pagkakataon. 'Di ba? Okay. Ano ba yung nakikita nating sitwasyon na reality? No? Mahirap ang buhay. Isipin mo, wala ka pang binubuhay. 'Di ba? Isipin mo sarili mo pa lang ang inaasikaso mo. Pero madalas kulang ang kinikita. 'Di ba? Sana makita ng bawat isa po sa atin ito, no? Lalo naman nung ikaw ay mag-decide mag-asawa. 'Di ba? Okay, ilalo kulang kung wala kang idadagdag. Kung wala kang babaguhin sa kinikita mo. Eh, alam mo naman eh, isarili mo kulang. Eh, magdagdag ka pa ng, di ba? Asawa, syempre, pakakainin mo yun. Bubuhayin mo yun. Bibigyan mo ng mga pangangailangan yun bukod sa sarili mo. Eh, ang nakakalungkot, eh, nag-isip tayong mag-asawa ni magulang nga natin. Mga kapatid nga natin, hindi nga tayo nakakatulong nung tayo ay binata, no? O nung ikaw ay dalaga. Di ba? Eh, nag-isip ka ngayon mag-asawa, hindi mo inisip na magdagdag ka ng kita. Kaya magkakaroon po tayo ng problema. Dapat maintindihan po natin yan. Di ba? Kaya nga, ang dami nating hinaing, ang dami nating reklamo, ang dami nating sinisisi. Di ba? Sinisisi mo yung magulang mo dahil bakit mahirap lang tayo. Sinisisi mo yung mga kapatid mo dahil hindi ka tinulungan. Sinisisi mo yung kapitbahay mo dahil naghihirap ka, wala man lang pakialam sa'yo. Sinisi mo yung barangay dahil hindi ka man lang binibigyan ng ayuda. Agad-agad, gusto mo agad-agad, bigyan ka. Sinisi mo yung bayan, di ba? Sinisi mo ngayon ang ating bansa dahil walang ayuda na agad na binibigay sa'yo. Di ba? Yan ang dahilan kung bakit marami tayong hinanakit. Kasi nga, yung paghahanda kasi natin, hindi natin naintindihan. Yung malalim na paghahanda, eh, napakalawak pala ang ibig sabihin ito. Hindi lang yung mabuhay ka, di ba? Makaraos ka sa araw-araw. Di ba? Siguro kung masama yung gagawin mo, manluloko ka, eh, napakasama ng gagawin mo sa buhay mo para lang ikaw ay kumita ka ng pera, para lang ikaw ay makapag-ipon, eh makontento ka. Di ba? Okay na yung kumain ka ng 2 beses isang araw o 3 beses ang araw. At least, eh mapayapa ang buhay na hindi ka gumagawa ng masama. Eh kung alam mo naman, eh hindi ka naman gagawa ng masama. Eh, gusto mo lang madagdagan ng kita. Gusto mong umasenso. No? No? Gusto mong umasenso. Di ba? Di ba? Gusto mong umasenso. Oh. Eh, di, walang masama kung magdagdag ka ng kita. Eh, dagdag ka nga ng dagdag ng bata. Alam na alam mo, nung binata ka, eh, kulang ang kita mo eh. Nagdagdag ka nga ng nagdagdag ng anak. Alam mong kulang na yung sinisweldo ko. E lalo naman higit yung kinikita. Mas lalo mong dadagdagan. Di ba? Sana po maintindihan natin. No? Sana po maunawaan po natin ito. No? Kung nagdadagdag tayo ng gasto sa araw-araw, na ikaw ay binata, na ikaw ay dalaga noon, eh alam na alam mo, kulang ang kinikita mo. Eh kapatid, eh mas lalo ka dapat magdagdag ngayon. Diba? Eh nung ikaw palang kulang, eh may asawa ka, di lalong kulang. Nag-anak ka pa, lalong kulang. Nagdagdag ka pa, lalong kulang. Diba? Tapos, eh ito masakit. Eh mas masipag ka nung binata ka kaysa nung mag-asawa ka. Di ba? Baliktad. Kung kailan ka may asawa, eh doon ka naman nagiging irresponsible.
Eh, marami kang hinanakit sa kalooban. Napakarami mong galit, puot, di ba? Eh, yun ang lumalabas ngayon sa bibig. Kaya lang, makikita natin, di ba? Hindi niya naintindihan bakit nagkakaganon. Tapos, mahayag pa dun sa Facebook, magsasalita sa Facebook, na wala daw tulong na dumarating sa kanila. Hindi natin naintindihan. Kung naiintindihan lang natin ang buhay, di ba? Hindi tayo magrereklamo. Ganun mga kasama. Di ba? Eto ha, dapat malaman natin ito. Ang buong katotohanan patungkol po sa pakikibaka sa buhay. Hindi sapat na makakain lang yung anak mo, kung ano lang yung kasya ng sweldo mo. Di ba? Huwag kang pumayag na yung sweldo mo pagkakasyahin lang. Di ba? Gumawa tayo ng paraan. Mag-isip tayo ng paraan. Huwag kang maghanda mag-ipon ng pang isang buwan lang. Di ba? Huwag kang mag-ipon ng pang isang, pang dalawang buwan lang. Huwag kang mag-ipon ng pang tatlong buwan lang. Di ba? Mag-ipon ka ng panghabang buhay, yung tipong kahit patay ka na, hindi mahirapan ang pamilya mo. Nag-ipon ka pang dalawang araw lang. Di yung makalipas ng dalawang araw, no? Pagkatapos ng dalawang araw, di nga yung pamilya mo. Di nga ka rin. Abutin ka ng ganitong pagkakataon. Diba? Lahat, walang trabaho, pati kumpanya, sarado. Aabutin ka na ganitong sitwasyon, ang ipon mo, pang dalawang araw lang. Ang ipon mo, pang isang araw lang. Kung ano yung tinrabaho mo ngayon, yun lang din ang gagastusin mo bukas. Natural, maghihirap ka talaga sa buhay. Di ba? Ganun, mga kasama. No? Kaya sana po, no? Maintindihan natin. Pasuyo ako ng ano, ng charger nito. No? Okay? No? Ganun mga kasama. Kaya, aral-aral tayo. No? Mag-aral tayo. No? Ukol sa buhay na ito. Di ba? Kung ikaw ay gusto mong, no? Kung gusto mong, gusto mong, lumawak, no, at makarating, no, sa buhay na darating. 'Di ba? Kung gusto mo lang, ha? Kung gusto mo lang na makarating tayo sa buhay na darating, no. Okay. Kailangan po natin mag-aral sa buhay na ito. Kasi dito tayo makikipaglaban. Ha? No? Dito tayo makikibaka. 'Di ba? Okay, mag-aaral tayo, no? Napakarami nating aaralin. 'Di ba? Siyempre, bago ka makapag-ayos ng buhay ng iba, natural ikaw muna. No? Hirap naman nagsasalita, nagtuturo ka tapos sarili mo hindi mo natuturuan. 'Di ba? Nagtuturo ka tapos yung tinuturo mo hindi mo alam. 'Di ba? Mahirap 'yun. Isipin mo magtuturo ka mag-drive tapos ikaw hindi ka driver. Diba? Magtuturo ka ng buhay, yung wastong pamumuhay sa araw-araw. Ikaw, hirap na hirap ka sa buhay. Diba? So, hindi tama yung ganong kaisipan. No? Mag-analyze tayo. Ito yung pagkakataon na magkatulungan tayo. No? Paano ba talaga mabuhay ng maayos? Na hindi tayo naiinis sa ating paligid, hindi tayo nagagalit sa ating paligid, na kapag walang tumutulong sa atin, nabubuisit, nagagalit tayo, no? Hindi maganda, no? Pag-aralan natin. Okay? So, ganun mga kasama. Ha? Okay. So, ganito po, no? Ang pinakamagandang asahan natin, no? Alam niyo ba kung sino 'yon? No? Ang pinakamagandang asahan natin, walang iba kundi ang Panginoon. 'Di ba? Hindi tayo mabibigo, no? Kapag umasa tayo sa Diyos.
hindi tayo mabibigo. Di ba? Una, no? Eh, ang Diyos kayang magbigay ng buhay. Di ba? Kaya napakagandang asahan, no? Ang Panginoon. Kasi makakapagbigay po siya eh ng buhay po sa bawat isa sa atin. Di ba? Kaya masisigurado natin na makakaasa tayo sa Panginoon. Eh kung aasa ka dun sa tao, eh hindi naman kayang makapagbigay ng buhay yun sa atin. Diba? Eh ang Diyos, eh makakapagbigay yun ng buhay. No? Ibig sabihin, pag meron kang buhay, may lakas ka, meron kang utak. Diba? So meron ka ngayon, no? Meron ka ngayong pag-iisip. No? Na pwede mong gamitin yung buhay na yan na binigay ng Diyos. Na pwede mong gamitin yung lakas na yan na bigay ng Diyos. No? Na pwede mong gamitin ngayon yung karunungan na bigay ng Diyos. Na pwede mong gamitin yung kaalaman na bigay ng Diyos. Di ba? O sino ngayon yung susunod na aasahan? Sino? Ha? Eh, syempre yung sarili mo. Bakit? Ikaw ang binigyan niya ng buhay na yan. Diba? Ikaw yung binigyan niya ng lakas. Ikaw ang binigyan ng kaalaman. Yung kaalaman na yan, yung karunungan na yan, na sa iyong pag-iisip, pakisuyo, na hindi siya mawala 30 minutes. No? No? Ikaw yung binigyan. No? Ng kaisipan, inilagay yan sa'yo. Diba? Oh. Eh di gamitin mo. 'Di ba? Ibinigay nga sa iyo 'yan eh para makilos natin yung ating katawan. Makilos natin yung ating sarili. 'Di ba? Dahil dun sa karunungan at kaalaman no, yun dahil sa buhay na 'yon. 'Di ba? 'Yun ang maaasahan natin sa Diyos. Kasi walang mayaman na pwedeng makapagbigay sa inyo ng buhay at kalakasan. Ha? At walang mayaman na pwedeng magbigay sa iyo ng karunungan na katulad ng Panginoon. Na kaalaman na katulad ng Panginoon. Di ba? Kaya yun talaga yung maasahan talaga natin. Di ba? O, ngayon pangalawa mong aasahan, alam mo kung sino di ikaw. Sarili mo. No? Hindi ka mabibigo kasi ikaw yan eh. Hindi ka mabibigo kung sa Diyos ka umasa. Kasi sapat siya sa karunungan, sapat siya sa kaalaman. 'Di ba? Oh, eh kung halimbawa sarili mo ay inaasahan mo, siya ang pangunahin tapos ikaw. Eh kaysa naman umasa ka doon sa iba na papakakainin ka. Eh 'di ba mas nararapat 'yung sarili, mas may karapatan kayo sarili mo na tulungan ka. Gamitin mo lang 'yung buhay na 'yon, 'yung lakas na 'yon, 'yung kaalaman na 'yon. 'Di ba? O, eh nung ginamit mo, ikinilos mo yung katawan mo ngayon, ayon dun sa karunungan at kaalaman. Diba? Gumagalaw yung katawan mo, ayon dun sa lakas at buhay na binigay ng Panginoon. No? Okay. Eh gumagawa ka, kumikilos ka. O, eh di mas maaasahan mo yung sarili mo. No? Nang pambili ng bigas, kaysa umasa ka sa iba. Eh bawat tao, may kanya-kanya din po yung responsibilidad. Bawat tao, no, responsibilidad niya rin yung sarili niya at yung pamilya niya. 'Di ba? Eh kung may gumagulang pa yan, no, na tinutulungan. 'Di ba? Tapos iaasa mo ngayon dun sa mga tao yung sarili mo, ha? Doon din sa mga tao eh, na meron ding sariling responsibilidad at merong tinutulungan, eh baka mamaya eh sarili mo lang hirap ka. Ikaw lang 'yun. Hirap ka na, 'di ba? Uwe. Kaya inaasa natin 'yung sarili natin doon sa iba. Kasi nga may buhay tayo, may lakas tayo, meron tayong karunungan, meron tayong kaalaman. Eh ang nangyari hindi natin ginagamit. 'Di ba? O eh anong problema dahil doon sa katamaran? 'Di ba? O, yun ang pinakamagandang asahan natin. No? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay po?
So napakagandang asahan nun, hindi tayo mabibigo kapag po sa Diyos tayo umasa. No? Sana po naintindihan po natin ito, itong bagay na ito. No? Okay? Uulitin ko, walang taong mabibigo kung sa Diyos at sa sarili mo ikaw aasa. O, dahil sa kaalaman karunungan, magagamit mo. Dahil sa lakas at buhay, magagamit mo. E nabuhay ka. Na wala kang inaasahang iba. Diba? Yung kailangan mo, nagkaroon ka. Yung gusto mong mabili, nabibili mo ayon sa pagsisikap mo. E nagiging huwaran ka pa sa iba. Nagiging instrumento ka pa. Ipinagpala ka ng Diyos, naging pagpapala ka pa sa iba. Maraming natuto sa buhay mo. Diba? E lalo kung wala kang pinag-aralan. No? Natuto ka sa buhay. Nabuhay ka na hindi ka umaasa kung kani-kanino. Diba? Gamit mo yung buhay at lakas mo, yung karunungan at kaalaman na binigay ng Diyos. Ginamit mo yun. Diba? O, ikinilos mo yung katawan mo. Diba? Yung kalayaan, hindi mo inabuso, kundi ginamit mo sa tama. Umasenso ka, nabuhay ka, araw-araw, sobra-sobra pa. Diba? Marami ka pang natutulungan, nakapwa mo tao, hindi lang ngayon, hindi lang bukas, sa mahabang panahon. E diba, napakaganda nun, nakaugalian. Tapos nagiging ano ka ngayon, nagiging challenge ka ngayon. No? Sa marami, naging inspiration ka ngayon sa marami. Diba? Ang dami ngayon nang gigigil dahil nakikita ka na wala ka namang kabuluhan, wala ka namang kwenta. Pero nagagawa mong mabuhay. Ha? Nagagawa mong umasenso na wala kang inaasahan na kahit sino, kundi ang buhay at lakas, karunungan at kaalaman at yung buhay at lakas na binigay ng Diyos sa iyo. Diba? Diba napakaganda yung ganung karunungan kung matututunan mo ito. Okay? Ang daming oras. Ito ang maraming tao ngayon. Ito kalagayan ng marami ngayon. No? Ang daming oras, no? Sa kalayawan. Ha? Napakaraming oras sa kalayawan. Di ba? At sa mga bisyo. Ang daming oras. Diyan halos ginugugol ang buhay ng maraming tao. Mga layaw na pag-iisip, mga layaw na puso. Ha? Puro bisyo ang ginagawa. 'Di ba? Ganyan ang marami. Pero, no? Sa pagdagdag ng kita, ha? Para makapag-ipon, para makapaghanda, walang oras. Ha? Kaya maraming taong mahirap sa mundo. Ha? Bakit? Eh doon mo ginugol yung buhay mo. Ha? Imbis yung buhay mo, igugol mo doon sa mabuti, ha? No? At para ikaw ay mapabuti, no? At kung meron man maimpluwensyahan iba, eh magiging mabuti din ang kalagayan. Mapabuti din sila. Eh dahil nakikita ka. Dahil maganda ang iyong ginagawa. Ha? So naging bahagi ka ngayon ng buhay ng maraming tao. Naging dahil ka ng pagsisikap din ng marami. Ha? Di ba ganyan? Kaya lang, saan ginugugol ang buhay at oras ng maraming tao? Kalayawan. Saan pa? Bisyo. Okay? No? Makinig po tayo mabuti. No? Kung kailangan mo ng pagkain, tandaan mo to, ha? Okay. Kung kailangan mo ng mga bagay na kailangan mo sa pamilya mo, ito ang una mong hahanapin. Alam mo kung sino ang una mong hahanapin? Pag kailangan mo ng pagkain sa sarili mo, kailangan mo ng pagkain sa pamilya mo, kailangan mo ng pagkain sa mga anak mo, kailangan mo ng pagkain doon sa mga taong tinutulungan mo. Di ba? Alam mo kung sinong ang una mong hahanapin? Ha? Sarili mo. Ha? E may kailangan ka pala. Gusto mo palang makagawa.
una sa sarili mong bunganga at gusto mo palang makagawa, ha, sa pamilya mo, ha, sa magulang mo, ha, sa asawa mo, sa anak mo, sa mga kapatid mo, at sa marami pa, abi gusto mo pala. Diba? Eh, puro ka kalayawan, puro ka bisyo. Tulog ka ng tulog, pahinga ka ng pahinga, relax ka ng relax, TV ka ng TV. Ha? Pasyal ka dito, pasyal doon, bisyo dito, bisyo doon. Nakikita mo na ang dahil kung bakit maraming naghihirap na mga tao. Oh, ito kapatid ha, no? Pangalawang hahanapin mo, alam mo kung sino? No? Sarili mo ulit. May gusto mo pala eh. Diba? Hindi naman pwede, gusto makatulong, hahanapin mo iba, ikaw una. Unang hanapin mo yung sarili mo. Diba? Ipa-easy-easy, parilax-relax ka, sarili mong bunganga. Pag nahirapan ka, hanapin mo iba para tulungan ka. Eh, nag-iisip ka makatulong, hahanapin mo iba para makatulong ka. Ano yun? Ha? Gusto mong makatulong, hinahanap mo yung iba. Ang una mo, hanapin sarili. Pangalawa, sarili ulit. Pangatlo, sarili ulit. Pang-apat, sarili ulit. Panlima, sarili ulit. O eh, kung ganyan ka ba naman lagi, eh di masikap ka. Magiging matyaga kang tao. Ha? Dudunong ka sa buhay. Matututo ka sa buhay. Ganyan. Diba? Eh, gusto mong para sa sarili mo lang, hahanapin mo iba. Diba? Eh, gusto mong makatulong sa iba, hahanapin mo ulit ang iba. O kaya marami kang galit. Marami kang puot. Marami kang tampo sa buhay. Kasi, ayaw mo kasi hanapin yung sarili mo dun sa gusto mo. Hinahanap mo yung iba. Eh, pag hindi nangyari yung gusto mo, anong nangyayari? Eh, di ang dami mong tao na kinatatampuhan, kinaiinisan. Diba? Na ang dahil ng inis mo, ikaw din naman ang may problema. Diba? Diba? Ganun yun. O, ito kapatid ha, makinig po tayo mabuti. No? Ito po. Kung ayaw mong maghirap ka sa buhay, no? Tigilan mo ang layaw at bisyo. Nung bata ka pa, sunod ang layaw mo. Nung bata ka pa, sunod ang bisyo mo. Abi, nag-asawa ka, bisyo pa rin, layaw pa rin masusunod. Abi, nagkaanak ka na, yun pa rin ang ginagawa mo, hindi ka pa rin nagpapago. Oh, abay, tumanda ka na. Diba? Layaw pa rin ang masusunod. Yung layaw mo, yung bisyo mo. Ha? O bigyan kita ng sample ng bisyo, yung tulog ka ng tulog. Ha? Layaw, tulog ka ng tulog. Ha? O, yung katamaran mo, yung layaw ng katawan mo, sinusunod mo, at ginawa mo ng bisyo, mahirap talaga buhay pag ganito. Diba? O, ito ang kalayawan. No? Ito yung sample ng kalayawan. Makinig kang mabuti. Lahat ng ginawa mo, no, sa maghapon, ha? Okay. Maghapon, magdamag, na wala kang napapala. 'Di ba? Maghapon, magdamag, ha? Natapos ang araw mo, hindi ka productive. Ha? Oh. Isipin mo 'yon. Mula umaga hanggang hapon, hanggang naggabi, hanggang umikot ulit ang umaga. Di ba? Wala kang napala. Wala kang ang kinikita. Tigilan mo. Yan ang nagpapahirap sa buhay. Di ba? Tapos pag nagigipit, kung sino-sino hahanapin. O ito naman ang bisyo. Lahat ng ginagawa mo sa maghapon at magdamag na nakakasira lang sa buhay mo at nakakasira lang sa buhay ng mga tao. Ha? O. Diba?
Isipin mo, nakakasira lang sa buhay mo. Di ba? O, nakakasira lang sa buhay ng mga tao. O, di ba? Isipin mo yan. O, etikilan mo na yan. Hindi nakakabuti. Nakakasira sa buhay mo. Eh, hindi productive yun. Hindi maganda yun. Eh, nakakasira din sa buhay ng iba yung ginagawa mong bisyo. Hindi productive, hindi nagbibigay ng magandang buhay sa sarili mo at sa kapwa mo tao, ay tigilan mo na. Ganun mga kasama. Kung ayaw mong tigilan ang layaw at bisyo mo, huwag kang magagalit kapag walang tumutulong sa'yo. Ha? No? Kapag ikaw ay naghihirap sa buhay na ito. Ha? Huwag kang magagalit. Eh, hindi ka pala nagpapapigil sa layaw mo. Di ba? Eh, sinusunod mo yung layaw mo. Sinusunod mo yung bisyo mo. Hindi ka naghahanap buhay ng maayos. Ha? Patambay-tambay ka, parilax-relax ka dyan, patulog-tulog, tatamad-tamad ka. Di ba? Eh, sundin mo layaw mo, sundin mo bisyo mo, pero huwag kang magagalit pag naghihirap ka. Ha? Pag walang makain, pamilya mo, wala kang makain, huwag kang magagalit. Eh, sinusunod mo pala layaw mo eh. Ha? O, magpasalamat ka. Ha? O, eh kung nasa katinuan tayong pag-iisip, dapat ka magpasalamat ka kung may magbibigay sa'yo. Di ba? Eh, ang unang may responsibilidad, ikaw eh, sa sarili mo. Ikaw, buhay mo yan, anak mo, asawa mo. Di ba? Bubuhayin mo yan. Pakakainin mo yan. Ha? Inagawa ng iba, di kaya mo rin. Di ba? O, eh, hindi ka kasi naghanda. Ang ginawa mo kasi, ang hinanda mo lang, no? Naghanda ka ngayon para lang bukas. Bukas, maghahanda ka bukas para ulit sa bukas. Di ba? Eh, natural, maghihirap ka sa buhay. Ganun mga kasama. Naintindihan? O, magpasalamat ka kung walang magbibigay sa'yo. Hindi mo dapat ikatampo yun. Dahil ikaw ang may responsibilidad sa sarili mo. Ha? Dahil bawat isa sa atin, binibigyan tayo individual ng lakas at buhay ng Diyos. Binigyan tayo ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Bawat isa sa atin. Ha? Kung may magbibigay salamat, kung wala salamat din. Salamat ulit sa Diyos. Kung may nagbibigay, kung walang nagbibigay, salamat sa Diyos. Dapat ganun, walang hinanakit. Di ba? Wala kang pakiramdam na ganito, ang daming reklamo, ang daming tampo, ang daming mong taong kinaiinisan. Sana makita natin yung sarili natin dito. Ha? Ganun mga kasama. Di ba? Oh. Di ba ang sarap sa kalooban? May nagbigay, salamat. Walang nagbigay, salamat. Di ba? O ganun lang. Dahil ang may karapatan na natulungan ka at tulungan ng pamilya mo, ikaw. Oo, ikaw nga. Ikaw nga talaga. Di ba? O, eh ako, sino ba may karapatan na para tulungan ang sarili ko? Ako. Sino may karapatan para tulungan ng pamilya ko? Ako ulit. Di ba? Ganun yun. Ha? Huwag ka nang maghanap ng taong sisisihin at pagbuntungan mo ng sama ng loob mo. Ha? No? Pagbuntungan mo ng sama ng loob mo sa sarili mong pagkakamali sa buhay. Ha? Hanapin mo ang sarili mo. Tapos, magbago ka. Magbago ka. Ganun lang mga kasama. Isipin mo ang dalawang yan. Ha? No? Yan dalawang yan. Ano yung dalawang yan? No? Yung kalayawan. Yung bisyo mo. Isipin mo. Eh kung walang naibibigay na maganda sa buhay mo, tigilan mo na. Magbago ka na. Eh bata pa lang ako, lulong ako sa bisyo. Bata pa lang ako, lulong na ako sa kalayawan. Eh nung matuto ko sa buhay, abi wala namang ibibigay sa akin mabuti ito.
Ah, pag nagutom, pag uwi ko sa bahay, nakita ko ang ulam, tuyo. Nagagalit ako sa nanay ko. Kasi hindi ko naintindihan ang buhay. Ah? No, pag nahihirapan ako sa buhay, ang nakikita ko agad yung nanay, tatay ko. Ah? Kasi mahirap kasi sila. Ang hirap kasi ng buhay ng magulang ko. Dapat nga ang maramdaman natin, magpasalamat tayo. Sa kabila ng yun lang ang kaalaman nila, sa kabila ng ganong klaseng buhay na meron sila, abay tinaguyod tayong mapalaki. Napakain tayo kahit papaano ng maayos. Di ba ganun yun? Ha? Oo. Wala namang ibibigay sa akin yung kalayawan ko na maganda. Wala namang ibibigay sa akin yung bisyo ko na maganda. Eh bakit pa ako magtatagal dyan? Di ba? Eh nagbago ako ng buhay. Awa tulong ng Diyos. Diyos ang magbabago sa atin. Pero kailangan nating kapatid mag-decide. Kailangan natin ipakita sa Diyos na gusto nating magbago. Ha? Kailangan natin ipakita. Huwag mo hintayin baguhin ka ng Diyos. Nakapagtanungin ka ngayon ng kapwa mo, ba't di ka pa nagbabago? Tapos isasagot mo ngayon, eh ayaw pa ng Diyos magbago ako eh. Ang Diyos ang magbabago ng buhay natin, pero tayo magde-decide. Mag-uumpisa tayo, ipakita natin sa Panginoon na gusto nating magbago. Dahil mahirap makapagbago. Pero kapag nakita ng Diyos sa isip at puso natin na willing tayong magbago, ha? Doon sa hindi mo kayang magbago ka, may Diyos na gagawa doon sa pagbabago. Di ba? At least ipinakita natin yung intention, interesado tayo, gusto natin. Di ba? Oh. Ganun mga kasama. Di ba? Hindi yung kung sino-sino sinisisi, kung sino-sino ang pinagbubuntungan ng galit, mahirap daw siya, keso wala daw tumutulong sa kanila. Hindi ganun. Ha? Sana maunawaan natin ito, mga kasama. No? Sa proses ng pagbabago, alam mo, ha? Sana maintindihan mo ito, no? Sa proseso ng pagbabago, okay, no? Dapat ikaw muna ang magbago. Oo, no? Sarili mo muna, ha? Ang babaguhin mo bago magbago ang buhay mo at bago ka makapagbago ng buhay ng iba. No? Sana naintindihan mo yung ibig ko sabihin. Ha? Gusto mo uulitin ko pa. Sa proseso ng pagbabago, ha, ng buhay, ikaw muna ang magbago bago ang buhay. Ikaw bago ang buhay. Ang bagong buhay, resulta yan ng bagong ikaw. Sana maintindihan mo yan. Ha? Kapag ka nabago na yung sarili mo, natural. No? Nagbago yung kaalaman, nakinig ka eh. Naunawaan mo eh. Magbabago yung kaalaman. Magbabago yung ginagawa. Yung pagkilos, magbabago. Eh natural, eh bago yung pagkilos mo, eh magbabago yung resulta. Eh bago yung resulta, ano kasunod? Magbabago ang buhay. Di ba? Eh nabago buhay mo ngayon, naging inspirasyon ka, naging motivation ka ng maraming tao. Di ba? Oh, naging challenges ka ngayon ng maraming tao. Na-challenge sila ngayon sa iyo. Oh, eh di nakapagbago ka ng buhay ng iba dahil inumpisahan mong magbago. Naintindihan? No? Ganun mga kasama. Di ba? Kaya maraming salamat sa Diyos sa pagkakataong ito. No? So sana po, no, may ilang bagay sa katanungan sa inyong kaisipan, no, nasagot natin sa pamamagitan po ng live na ito. Okay? So, ang pamagat po ng ating pong broadcast ng ating ginagawa, mag-aral tayo ukol sa buhay na ito. Kailangan po natin, no, makabisado, kailangan natin malaman ang tama at mali, no, para makarating tayo sa buhay na darating, sa buhay na walang hanggan.
Dito tayo susubukin, dito tayo tuturuan ang paggawa ng mabuti. At tatandaan natin, hindi tayo makakagawa ng mabuti, no? No? Kung hindi natin alam, no? Ang tama at mali kung ano yung dapat gawin sa buhay na ito. No? Dito tayo gagawa sa buhay na ito. Dito tayo mag-aaral sa buhay na ito. Dito tayo magsisikap. Dito tayo gagawa ng mabuti sa buhay na ito. Dito tayo tutulong sa buhay na ito. No? Kapag nakita ng Diyos sa buhay na ito, yung ating mga paggawa, magiging karapat dapat tayo sa Diyos at sa buhay na darating. Maraming salamat po sa Diyos. Yun po ang sagot po ng aking pong ng inyong katanungan. Okay po? So susunod natin yung mga susunod pa. Ayan, grabe, para po sa mga gustong magtanong, ayan, sa mga naka-tune in po sa atin pong live ngayon, sa mga gusto pong umakyat para po magtanong, ayan, pwede po tayong mag-comment na lang po dyan sa baba, and syempre, pwede rin po tayong magpa-shoutout after po ng atin pong tanungan. Meron lang po tayong mga 3 questions. Ayan, nasagot na po yung isa nating question. So, meron po tayong 2 na lang po na question sa sasagutin para sa ngayon po. Kasi po, sa oras na rin pong ito, eh, syempre, anong oras na rin? Mga 11:11, time check po tayo dyan. So, sa mga gusto pong magtanong, ayan, nang nauukol po sa buhay, pwede po nating sagutin yan dito. Live na live here in Cabuyao, Laguna. Ayan, sa mga may tanong po dyan, sa mga guests po natin, at sa mga iba't ibang mga naka-tune in po sa atin, ayan, pwede nyo na pong i-comment down yung mga tanong po ninyo. Ayan, pwede nyo rin po kaming i-message para po agad po naming makita ang inyo pong mga katanungan. Ayan, pero bago po, habang naghihintay po tayo ng atin pong mga tanong, syempre, tignan na po natin ang mga live chat box natin. Ito po. From Margie Castillo, tama yan. From Charlie Pong yan. Salamat sa Diyos sa panibagong araw na naman po sa buhay. From Katribo TV, correct? Grabe, galing sa akin. Tama talaga, correct yun. From Katribo ulit, yes! Ayan, grabe talaga, ibang level. Ayan. Shout out sa 12 and still counting nating viewers. Ayan. Ayan, grabe talaga. Sige po. Ayan, grabe, ibang level talaga. Ayan, Neil Policarpio, hello guys. Ayan, Sophie Belotendos, great morning. Tama po talaga, salamat po sa Diyos. Neil Policarpio, let us support our live stream. Ayan, again, to all viewers, please comment here if you have questions. Ayan. Ayan, sige po, yung mga gusto pong umakyat na mga magtatanong po dyan. First Vital Plus Marilyn Malones, anytime, anywhere, pag nanonood ka ng viral video na ito, indeed learning, thanks be to God. Ayan. From Margie Castillo, tama po. Ayan. From Sam Bataclan, tama talaga. Ayan. From Cecilia Sandoval na Siloan, power! Grabe talaga, all the way from Tondo yan. Ayan, from Kativo TV, again, di pala ako pwede magbaba ng link. Ayan, grabe talaga, ibang level. Tama, salamat sa Diyos. Ayan, from Hanji Piedad, power ibang level, salamat sa Diyos. Ayan, tama talaga. From Jill Bernie Intertas, tama po talaga. From Jornel Polvorosa, walang magandang maidudulot ang smoke. Tama, yes, tama po. Yes, from Mari V. Cavale, tama po, power. Tama talaga. Yes, from Rena Jean Javier, tama po talaga, salamat po sa Diyos. Yes, from Charlie Pong yan, tama po talaga. Ang bagay na kailangan natin sa buhay ay sa atin din manggagaling at responsibilidad natin na gawin ang kailangan natin. Tama po talaga yon. Talagang sa atin din po talaga magsisimula ang pagbabago. FVP Marilyn Malones, tama talaga, maraming issue sa iba pero sa sarili talaga ang issue. Yan, tama. Pero ang issue, yan, tama talaga. Ayan, syempre ito.
Another knowledge po, salamat sa Diyos. Tama talaga yan. From Daryl, Zairel Laurente, hi, up Marie Laurente in. Yes, grabe talaga yan. From Christine Tanan, salamat po sa Diyos. From Sophie Belantendos, tama po. Ayan, from Christine Tanan, 100% sarili muna ang babaguhin. Yes, tama po yan. Ayan, from J-Lo, since 2017, salamat sa Diyos. Shout out sa lahat ng viewers. Upline Hilda Afuang po ito. Ay, hello po, Upline Hilda Afuang. Ayan, grabe. Ayan, from Samantha, may tanong po ako, mahalaga ba ang prinsipyo at paninindigan? Ayan, mahalaga po ba? Ayan, pero bago po ang lahat. Sa mga gusto pong umakyat, maglalagay na po ako ng comment dito. Ibababa ko na po ang hagdanan para makaakyat po kayo. So, ayan. Para po sa tanong natin, may tanong po ako, mahalaga po ba ang prinsipyo at paninindigan? Ito na po ulit ang ating Upline June Alvar Call. Okay, so grabe no. Gaano ba kahalaga ang prinsipyo at paninindigan? Yan, dyan po marami pong bumabagsak pagdating sa bagay na yan. Okay, alam nyo ba, meron tatlong klaseng uri ng tao pagdating po, no? Sa usapin po na prinsipyo at paninindigan. Okay, umpisahan po natin. Meron pong uri na tao na ang kanyang prinsipyo ay mabuti. Okay, meron din naman tao na ang kanyang prinsipyo din naman ay masama. Okay, yung isang tao na yon. No, meron na tayong prinsipyo. Merong prinsipyong mabuti, merong prinsipyong masama. Okay, eh yung natitira, anong klase kaya yun na prinsipyo? Yung pangatlong tao po na yun, no? Yun po yung tao na wala talagang prinsipyo sa buhay. Okay po, pag-usapan po natin yan. Okay, umpisahan natin. Alam niyo po yung taong merong mabuting prinsipyo, okay? Kung ano yung mabuti na yun, no? Okay, yun yung paninindigan niya. No? Halimbawa, yung mabuti na yun, eh gusto niyang umasenso, gusto niyang umunlad, gusto niyang makagawa ng mabuti, gusto niyang makatulong, gusto niyang makagawa, no? Eh magsisikap ito sa buhay. Yung mabuting prinsipyo na yon, paninindigan niyang magawa. Alam niyo ang makakahadlang po ng mabuting prinsipyo na yon, ah, kamatayan lang. No? Hindi siya papayag na yung prinsipyo na yon na hindi niya magawa. Paninindigan niya yon. At yung tao na mabuti ang hangarin, mabuti ang layunin, no? No? Titindigan niya yung gusto niya hanggang sa makamit niya yung tagumpay. So ibig sabihin, itong tao na may mabuting prinsipyo, okay? Yayaman siya ayon sa kanyang prinsipyo na mabuti. Gagawa siya ayon sa kanyang mabuting prinsipyo. At hindi ito mapipigilan. Bakit? Paninindigan niya ang prinsipyo na yon, no? Ang makakapigil doon sa mabuti na yon, kamatayan lang. Bakit? Eh mabuting eh. Eh ang Diyos hindi pipigilan yon. Eh nakita ang kalooban mo, yung prinsipyo mo. Mabuti. Makagawa ng mabuti. Tutulungan ka pa ng Diyos. Diba? Kaya magtatagumpay ka, yumaman ka man sa lahat ng bagay, yumaman ka ayon sa mabuting prinsipyo, at dahil yun ang naging prinsipyo mo, mabuti, yun ang pinaninindigan mong magawa. Okay po? Pag-usapan naman natin yung isang prinsipyo. Okay. Prinsipyo naman ito na maling prinsipyo. Masama. Okay? Pag ninanasa mong gumawa ng masama, no? Yun ang magiging prinsipyo mo. 'Di ba?
Dahil yun ang prinsipyo mo na magawa mo yung masama, okay? Yumaman ka sa paraan ng kasamaan, gagawa ka sa paraan ng masama, no? Pag yun ang prinsipyo mo at pinaninindigan mo yung prinsipyo na yun, kamatayan lang din. Ah? Ang makakahadlang gagawin mo yung prinsipyo na yun. Di ba? Eh ang tanong, yung prinsipyo ba na mabuti, papayagan ng Diyos mangyari? Eh yung prinsipyo di ba ng masama? No? Dahil pinaninindigan mo yung masama, papayagan din ba ng Diyos na mangyari yun? Di ba? O, katulad niyan, no? Merong masamang ginagawa yung tao. No? Gusto ba ng Diyos yun? Nagawin niya yun. Ayaw ng Diyos nun. Pero pinayagan niya. Pinahintulutan niya. Di ba? O ikaw ngayon, ang prinsipyo mabuti. Eh gusto mong magawa. Eh papayagan di ba ng Diyos? Oo, papayagan niya rin yun. Kaya nga sa panahon natin, may makikita ka. Mabuting prinsipyo, may mabuting kalooban na tao, gumagawa ng kabutihan, pinapayaman ayon sa kanyang kabutihan, ayon sa kanyang prinsipyo at pinaninindigan. Eh yung masamang tao, di ba? Pinayagan ba ng Diyos? Gusto ba ng Diyos yung kalooban niya? Hindi gusto ng Diyos yun. Pinayagan ba ng Diyos na mangyari yung gusto niya? Eh di yumaman din siya kasi pinahintulutan din ng Diyos na mangyari yung gusto niya. Eh may makikita ka, masasama, mayaman. May mga masasama, mayaman. May mga mabubuting tao, mayaman din. Di ba? O sino na lang po ang naiiwan na hindi yumaman sa paraan ng masama? No? Hindi yumaman sa paraan ng mabuti. No? Ang prinsipyo, hindi yung prinsipyo na makagawa ng mabuti. Hindi yung pinaninindigan niya, hindi yung makagawa ng mabuti. Di ba? Pwede niya sabihin gusto niyang gumawa ng mabuti. Pero sinasabi niya lang, pero hindi niya ginagawa. Yung mabuti na yun na gusto niya. So, hindi niya pinaninindigan kasi hindi niya kasi prinsipyo yun. Di ba? Paninindigan mo lang, no, ang isang bagay kapag yun ang prinsipyo mo. Masama man yan, mabuti man yan, basta't maging prinsipyo mo yun. Ha? No? Yun yung nasa isip mo, yung mabuti na yun. No? Yun yung nasa isip mo, yung masama na yun. Ha? No? At ginagawa mo, no? Paninindigan mo yan. Okay, o tingnan natin, sino ngayon? Yung hindi umaasenso, yung hindi nababago ang buhay, alam mo kung sino? No? Okay, walang prinsipyo. No? Hindi niya pinanindigan yung masama. Na, hindi niya rin pinanindigan yung mabuti. Na, okay? Walang prinsipyo. Ano siya? Na, nasa gitna lang siya. Na, mabait. Diba? Hindi naman gumagawa ng lubhang kasamaan. No? May mga maliliit na masama na ginagawa dahil walang perfect, nagkukulang, nagkakamali. No? Pero hindi niya kayang panindigan yun. Di ba? Nandun yung takot niya na makagawa ng masama na lubha. Di ba? Kaya hindi niya mapanindigan. Okay. Hindi niya rin mapanindigan yung makagawa ng mabuti. Ha? Hindi niya kayang panindigan kasi wala sa kanyang kaisipan, wala sa kanyang puso. Pero sinasabi niya lang. Okay? Sino ngayon yung mga naiiwan sa kahirapan kung bakit ang daming tao nalilito sa buhay? Naiiwan sa kahirapan, mga taong walang prinsipyo. Ang ibig kong sabihin, walang pinipili. Na? Ayaw niyang yumaman, ayaw niya ring maghirap, nasa gitna lang siya. Na? Okay? Kung ano ibibigay ng mahirap sa kanya, yun lang. Yun lang yung kanya. Na? Kung bibigyan siya ng mayaman, yun lang din ang kanya. Di ba? Pero wala siyang pinaninindigang gawin sapagkat siya ay walang prinsipyo sa buhay. Once nang isang bagay, mali man yan, tama man yan, pag yan ay naging prinsipyo mo, ha?
Tandaan mo to. Paninindigan mo yan. E ang prinsipyo mo, tamad ka. No. Pag pinaninindigan mo pa yan hanggang mamatay ka ng tamad. Kasi yan ang prinsipyo. Di ba? E ang prinsipyo mo, yayaman ka sa sarili mong diskarte lang, ikaw lang mag-isa. Paninindigan mo yan. Magyayabang ka pa. Di ba? O pero hindi ka yumaman. Hindi ka umaasenso. Kasi wala pong yumaman na nag-iisa lang. No? Sa mga susunod po na tanong po natin, malalaman niyo po yan. Okay? Kung gusto niyo pang malaman ng tungkol dyan, no? Bukod po sa video na ito, napakarami niyo pong video ko na mapapanood niyo po sa aking pong YouTube channel. Jun Alcorcon, no? Viral Video TV, Jun Alcorcon. So marami pa kayong mga tanong na doon mismo po sa aking channel, mapapanood at masasagot niyo po ang inyong mga katanungan. Okay, ngayon po, punta po tayo ngayon, no? Doon po sa huling magtatanong, no? Okay, so tatlong tanong lang po tayo, no? Kung luloobin po, no? Kung magawa po natin ito ng araw-araw, mas maganda kung luloobin po ng Panginoon. Okay po? No? So ngayon mga kasama, no? Si ano po yung tanong ngayon? Merong katanungan si ayan. Ano may no? Ang katanungan niya, may tanong po ako, paano po kayo nagkaroon ng ganyang klasing prinsipyo? Okay, so napakagandang tanong po, no? Paano ako nagkaroon ng ganitong prinsipyo? Okay. So una kapatid, syempre, no? Awa tulong ng Diyos. Okay, no? Pangunahin 'yon. Kung hindi sa awa at tulong ng Panginoon, no? Hindi naman po ako magkakaroon ng ganitong prinsipyo. Kailan po pumasok sa akin ang prinsipyo na mabuti? No? Kailan? Okay, so sasabihin ko po sa inyo ngayon, no? At malalaman po ninyo. Okay? Nagkaroon po ako ng interest, no? Ng karunungan ng Diyos. Nagkaroon ako ng interest. No? Dati ayaw ko pong makinig. Kapag po pinag-uusapan ay salita patungkol ng salita ng Diyos, ayaw. Diba? Ayoko nun, wasting time. Ayoko. No? Para sa akin, walang kwenta. Yun ang prinsipyo ko dati. Kaya lang kapatid, dumating ako sa punto, no? Na wala na pong pwedeng makatulong po sa akin. No? Dumating ako sa pagkakataon ng kalituhan sa buhay. Nabalisa, naguluhan, no? Kaya bata pa lang kapatid, no? Naging bisyoso na ako. No? 18 anyos, no? Ang tanong ko, Panginoon, bakit ako? Bakit ako nagkaganito? Bata pa lang ako, tumutulong na ako sa magulang ko. Kung ano iutos ng magulang ko, sumusunod ako. No? Pagtitindahin ako ng bagay na ng sinukmani, magtitinda ako. Ah, magtinda ako ng sulot, no? So Bisaya pa, sulot. Yung tinapay na piniprito na merong asukal. Tinitinda ko. No? Pag sinabi ng nanay ko, itinda mo to sa ganong lugar, punta ako. Pag sinabi ng nanay ko, dong, magluto ka ng ice cream. No? Magtinda ka ng ice cream pagkatapos magluto. Di, gawa ako. Dong, labhan mo to. Diba? Dong, pakilabhan mo to. Laban ako. Diba? Sunod lang ako ng sunod sa aking magulang. Diba? Ganun ako sa aking magulang. Buhat nung ako ay bata, katukatulong na nila ako. Hanggang sa ngayon, hanggang sa lumaki ako. Kaya lang kapatid, no, nangarap po ako makapunta ng Japan. No? Kaya nga po ako ay pumasok sa isang pantin
Dahil ang may-ari ng kantin ay manager ng isang kumpanya. Hindi ko na sasabihin kung ano yung kumpanya na yun. No? Na yung kumpanya na yun nagpapadala ng mga empleyado papunta sa Japan. Kaya lang, sa tagal kong pagsiservisyo doon sa isang kantin, no? Okay? Pagdating ko ng 18, masakit sa kalooban dahil nabigo ako doon sa aking pangarap. No? Isipin mo, nagkasakit ako. Ah? Nagkaroon ako ng malubhang karamdaman. No? Ang sabi pa ng doktor, walang gamot yung sakit ko. Doon ako nagkaroon ng maraming question. Doon ako nadismaya. Di ba? Doon ako nagkaroon ng maraming bisyo. No? So natutunan ko ang mga bisyo, no? Ng iba't ibang klaseng bisyo. No? Nalagay ko yung sarili ko sa alanganin sa hindi dapat dahil nandun yung aking pagtatampo. No? Hanggang sa lumipas ang panahon, in short, no? No? Lagi kong dinadasal sa Diyos na sana pag ako natulog, wag na akong magising. Pero ang tanong ko, tumagal ang panahon, yung sakit ko unti-unting lumalala. Pero patuloy akong nabubuhay. Ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung meron akong gagawin, ipakita niyo po sa akin. At kung meron man akong gagawin, pwede ba bigyan mo ako ng isang asawa at isang anak? No? Lumipas ang maraming panahon, no? Yung aking kahilingan nangyari na. At nagkaroon ako ng malusog na anak at gwapong anak. No? O, alam niyo naman yan, no? Okay. No? Okay. So, doon pa lang mga kasama, nakita ko na. No? Na habang kinakausap ko ang Diyos, dinirinig niya ako doon sa aking hinihingi sa Kanya. At dumarating ang panahon na lahat ng kahilingan ko, no? Nangyayari. No? Wala po akong hiningi sa Diyos na hindi nangyayari. No? Awa at tulong ng Diyos. Okay? So dumating ako sa mundo ng pag-aasawa. No? In short, dumating din ako sa pagkakataon, no? Na pinalayas din ako ng aking magulang. No? At yung pagpapalayas ng aking magulang na yon, no? Doon na nag-umpisa. Doon na nagsimula. Okay? Sabi ko sa sarili ko, bakit ako? Ang dami kong kapatid na lasinggiro, halos kaming mga lalaki, mga lasinggo kami. Bakit ako? Eh meron akong anak na maliit. Bakit ako yung napiling palayasin? No? Hindi ko alam, meron palang plano ang Panginoon. Isipin mo, pinalayas ako, ako yung taong may nararamdaman sa aking kalooban dahil meron nga akong sakit. Di ba? May daladala ako sa loob ko. No? Tapos yung anak ko maliit, isang gul pa lang. Apat na buwan pa lang. Buhat nung inilabas sa tiya ng kanyang ina. Pinalayas kami. No? Alam nyo ba nung pinalayas kami, nung kami na lang mag-asawa? No? Doon ko naisip ang aking mga magulang. Doon ako natubuan ng paunti-unti ng awa at ng habag. Naisip ko sila, imbis habang kami ay nahihirapan doon, mas lalo kong magalit mainis. Hindi po ganun ang nangyari. Lalo akong naawa sa aking magulang. Hmm? Lalo akong naawa sa kanila. Na? Naisip po ang magulang ko, walo kaming pinapakain. Wala man lang kapatid ni isa sa amin na nag-iisip kung papaano sila matulungan dun sa araw-araw sapagkat sila po ay mga matatanda na. Okay? Samantalang kaming walo, hindi man lang namin naiisip ang aming magulang ang kalagayan nila. Doon ako nagkaroon ng habag. Doon ako nagkaroon ng awa. Ang sabi ko nung pinalayas kami, ang sabi ko, magkita na lang tayo
kung sinong unang mamatay sa atin. Pero magkaroon ako ng habag, nagkaroon ako ng awa, agad-agad, no? Tatlong buwan lang, no? Agad kaming bumalik at nakabisiklita kami mula Banlik hanggang Gulod, no? Hanggang Gulod, no? So pumunta kami, no? At tuwan-tuwa ang aking magulang. Nakita yung aking anak na malaki na kaysa nung kami umalis. At doon nag-umpisa, nakita ko yung kalagayan ng aking magulang, kung gaano sila nahihirapan, kung gaano sila naghihirap. Doon tumimo yung prinsipyo ng paggawa ng kabutihan. Nag-umpisa sa magulang yung paggawa ng mabuti. Yung prinsipyo na para matuto sa buhay, iniwan ko lahat ng mga kalukuhan, lahat ng bisyo. May mga ilan-ilan pang mga pa-sideline-sideline na ginagawa mo. Nag-decide na ako na iwan. At inisip ko, wala nang ibang makakatulong sa akin kundi ang Diyos lang at ang sarili ko. Na, nagsikap ko ako sa buhay. Ginamit ko po yung aking lakas, yung natitirang lakas at buhay, ginamit ko po. 18 ako nang magkasakit. No? 38 na po ako. 20 years na po ang nakalipas. Ang sabi ng doktor, 2 hanggang 3 taon, pwede po akong mamatay sa aking sakit. Pero salamat sa Diyos, dahil 38 na po ako. Sobra-sobra na pong biyaya ang binigay po sa akin. At bukod sa biyaya ng buhay na yun, no? Nagkaroon ako ng biyaya sa buhay na ito, na naging instrumento, na naging basihan, na hindi dahil wala kang pinag-aralan at dahil pinanganak kang mahirap, ay mamamatay ka ng mahirap. Ako na po magpapatunay sa inyo. Hindi yan totoo. Basagin mo na yan sa pananaw na pinanganak kang mahirap, diyan ka na mamamatay. Ha? Huwag mong sayangin ang buhay mo. Wala akong pinag-aralan na mataas. Grade 6 lang po natapos ko. Baka ikaw, nag-aral ka ng napakahaba. Baka ginugol mo buhay mo dyan. Huwag mong sayangin buhay mo. Huwag kang maingit sa akin. Bagkus gayahin mo kung ano yung ginagawa. Magtulungan tayo mga kasama. Yun po ang aking sagot. Salamat po sa Diyos. Okay, as. Okay. May pahaba lang pong isa. Okay, ang tanong po, ano po ba ang batayan sa pagtulong? Kailangan po ba itong ipangalandakan? Okay, so follow up na tanong. Anong klaseng tao po sila? Okay. Actually mga kasama, okay, kung lalagay tayo, no? Kung lalagay tayo sa prinsipyo ng Diyos, no? Okay? Una, bibigyan tayo ng buhay at lakas. No? Okay? Sapat yun na tulong. Di ba? At yung buhay at lakas na yan, higit pa yan sa kayamanan. Higit pa yan sa pera. No? Higit pa yan sa lahat ng bagay. No? Higit pa yan sa lahat ng mahahalagang bagay kapag binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay sa araw-araw. Ha? Alam mo kapatid, kung minsan ang tulong na hinahanap natin,
masyadong literal. No? Mas nararamdaman pa natin yung bigyan ka ng isang kilong bigas kaysa buhay at lakas na binibigay ng Diyos sa atin. Mas nararamdaman pa natin yung tulong na kumita tayo ng 300 pesos a day. Pero hindi man lang natin mapahalagaan yung buhay at kalakasan na binigay ng Panginoon sa atin. Nung makapagtapos ka ng pag-aaral, akala mo sapat na yun para ikaw ay mabuhay ng mabuti at maayos. Na para kumita ng 300 piso, 400 piso, na para kumita ng 500 piso, 1,000 isang araw, 2,000 isang araw. No? Mas tinuturing pa natin yun na malaking tulong kaysa yung buhay at lakas na pinadama sa atin ng Diyos. Marami ngayon, hindi na nila nakukuha. Hindi na nila nakukuha, tandaan mo. Bukod sa buhay at lakas na binibigay ng Panginoon, meron pa siyang mas mahalaga sa buhay at lakas. Ang katawang ito, ang langit at ang lupa, lilipas at mawawala. Pero ang kanyang salita ay hindi mawawala. Ano yung tinutukoy ko na higit pa sa pera, higit pa sa kayamanan, no? Ang binibigay ng Diyos na tulong, na hindi ito naintindihan ng marami dahil matitigas ang ulo, mapapride sa sarili. Alam mo kung ano yung ibig ko sabihin? Ha? Ako, wala akong natapos. Awat tulong ng Diyos na bahagian ako ng kapirasong karunungan. Na bahagian ako ng kapirasong kaalaman. Pero wala akong natapos na mataas na pag-aaral. Diba? Naintindihan ko, naunawaan ko. Kasi kung may mga tao kang sinisisi sa paligid mo na hindi ka tinutulungan, nakakalungkot. Baka hindi mo na-appreciate ang Diyos ng pagbibigay niya ng buhay at lakas. Yung pagbibigay niya ng karunungan sa iyo, kaalaman, na yun ang magtuturo sa iyo kung paano ka makikipaglaban sa buhay. Pero hindi ka nakikinig. Kaya nalilito ka ngayon sa buhay. Kaya ka ngayon naguguluhan sa buhay. Kaya kung sino-sino sinisisi mo ngayon tao kung bakit walang tumutulong sa iyo. Tandaan natin kapatid, no? Kung paano ka hindi binigyan ng tao, kung sinisisi mo yung tao, mas lalo mong sisisihin ang Diyos na kailanman hindi kanya bibigyan ng literal. Hindi kanya bibigyan ng literal. Nagireklamo ka, dahil wala kang bigas. Paano ang Diyos? Hindi ka naman bibigyan ng bigas literally. Hindi ka naman niya bibigyan ng mga bagay na kailangan mo literal. Tuturuan ka niya. Bakit siya magtuturo? Bibigyan ka ngayon, kakainin mo ngayon, bukas may problema ka ulit. Bibigyan ka ulit bukas, kinabukasan may problema ka ulit. Kaya pinakamagandang tulong na matatanggap mo yung maturuan ka. Ibigyan ka ng 3 sakong bigas. Kakainin mo yan lahat.
Ilang araw, ilang linggo, ubos na yan. At pag naubos na yan, tandaan mo to. Ah, mamumroblema ka ulit. Maghahanap ka ulit ng taong magbibigay ulit sa'yo. Marami kang sama ng loob sa buhay na ito. Ang pinakamagandang tulong na matatanggap natin, yung turuan ka kung paano manghuli ng isda. Hanggat hindi ka matututo, aasa ka sa marurunong. Hindi basihan sa buhay na hindi ka matututo sa buhay dahil wala kang pinag-aralan. Tandaan natin ito. Ang basihan sa buhay, na para ikaw ay matuto, no? Kahit wala kang pinag-aralan, kahit ang tingin sa iyo isa ka lang hamak na tatanga-tanga, may Diyos, tandaan natin. May Diyos na tutulong na para maunawaan natin. Tandaan natin mga kasama. Ha? May mga tao na palalakihin ang kanilang mga anak na umaasa lang sa kanila na para kung ano yung iuutos nila, sundin na lang sila ng sundin. Napapanginoonin sila ng kanilang anak at ng kanilang kapwa-tao na kapag wala na silang maibibigay, ayaw na sa kanila, galit na sa kanila. May mga ganung paraan ng pagtulong na habang kinukonsinti mo ang tao, na habang binibigyan mo siya, tinuturuan mo siya na magiging tamad. At may mga iba't ibang intensyon. Merong tao, ang intensyon niya mabuti. Dala ng kamangmangan, hindi niya alam. Hindi nila natuturuan ng tamang asal, tamang pamumuhay ang kanilang mga anak. Na kung saan pinaasa, ibinigay, hindi natutong magsikap sa buhay. Lahat ng kailangan, ibinibigay. Ha? Kahit yung maliliit na bagay, ibinibigay. Hindi natututo ang kanilang mga anak. Dala ng kanilang kamangmangan kung bakit nila nagagawa yun. Dahil hindi nila alam na hindi pala habang buhay na nandyan sila para mabigyan nila ang kanilang mga anak. Meron naman mga tao, kaya nagbibigay dahil para kapag nabibigyan ka, ikaw yung mamahalin nila. Ha? No? Para sila yung mamahalin mo. No? Para sila yung pipiliin mo. No? May mga ganung mga tao. Diba? Pero ang katotohanan, no? Kapatid, kung nagbibigay ka ng bagay, gawin mo yan araw-araw sa buhay. At ang pinakamagandang ibinibigay sa tao, no? Kung meron ka mang bagay na konting na itutulong, gawin mo yan ng mahabang panahon. No? Gawin mo yan ng mahabang panahon. Ngayon, kung hindi mo kayang gawin yan ng mahabang panahon, wala kang choice kundi tuturuan mo sila. Dahil hindi habang buhay na nandyan ka para matulungan mo sila.
Yan po ang paraan. Hindi lang po ako tumutulong, no? Dahil kailangan ngayon, no? Ako po'y gumaganap, tumutulong, awat tulong ng Diyos ayon sa dapat tulungan. At hindi po ako nagpapaasa na umasa ka sa akin, na sumandal ka sa akin. Tuturuan kita papaano ka tumayo sa sarili mo pa. Na kung paano ako nakibaka at lumaban sa buhay. Gusto ko matuto ka. Ayokong makasama ka habang buhay na hindi ka matututo sa sarili mo pa. Dahil hanggat hindi ka matututo sa sarili mo, paano pamilya mo? Paano yung mga taong umaasa sa iyo? Kung ikaw mismo umaasa ka na sa iba, ipapaano yung pamilya mo? Iaasa mo rin ba sa iba yun? Para wala tayong hinanakit, wala tayong problema sa ating kapwa-tao, no? Wala tayong hinanakit sa ating paligid, no? Magsikap po tayo, no? Hanggat meron kang sinasandalan, hanggat merong tumutulong sa iyo, hanggat merong umaalalay sa iyo, hindi ka matututo sa buhay na ito. Tatanda kang mahirap, tatanda ka habang buhay na sumasandal, na may tutulong sa iyo sa tuwing ikaw ay may pangangailangan. At kapag walang nagbigay ng tulong sa iyo, masama loob mo, ayoko na sa kanya, pangit yan, pangit siya, masama ugali niyan, walang kwenta yan. Kapatid, bago mo sabihin yan sa kapwa mo tao, humarap ka muna sa salamin, no? Sino ba ang unang walang kwenta? No? Yung may pangangailangan, o yung hinihingian mo ng kailangan? Tandaan natin palagi, ikaw ang unang may responsibilidad at ikaw ang may karapatan na tulungan ang sarili mo. Dahil bawat isa sa atin individual, no, meron tayong mga responsibilidad. Tandaan natin. Okay? Kapatid, no, gusto mo ng tulungan? Gusto mo? Okay, gusto mo. Kung karapat-dapat ka talagang tulungan, kung sagad ka talaga, gawin mo muna yung best mo. Bigay mo muna yung best mo. Diba? Pag talagang sagad na, hindi naman bato ang puso ng mga kasama mo. Diba? Ganun lang. Diba? Gawin mo muna yung best mo sa sarili mo. Diba? Huwag yung pag nahirapan ng kunti. Sabi, agad-agad. May kumilos ka muna. Gumawa ka muna ng paraan. Marami namang nabuhay eh. May nagbebenta, may kumakain, may kumikita din. Pati hindi mo tularan yung mga ganun tao. Diba? Pwede mo namang gawin. Na makapag-ingat ka sa sarili mo. Diba? Na makapagpatuloy ka sa pamilya mo kung paano mabuhay sa araw-araw. Pwede mong gawin yun. Nasa sa iyo yun. Diba? Kung sanay kang umasa, matutuwa ka kapag walang gagawin. Dahil yan ang gusto ng mga tamad. Yung walang gagawin, pag nagugutom, isisisi sa iba, no? Ang nangyayari sa buhay nila. Okay? O ako, mayroon din akong problema. Ikaw may problema ka. Parehas din tayo. Diba? Yun nga lang, ang level ng problema natin magkaiba. Maaring ang problema ko maliit, ang problema ko malaki. 'Di ba? Kung gusto magtulungan tayong dalawa. Tulungan kita, hatian kita sa problema mo. 'Di ba? O para maramdaman ko rin na nagkatulungan tayo, hatian mo rin ako sa problema ko. O para magkapatid lang 'yan. 'Di ba? Yung isang kapatid, masama loob doon sa isang kapatid. Kapatid, tulungan mo naman ako. Sumagot yung isang kapatid, ano bang gusto mong tulong? May problema kasi ako. 1,000,
baka pwede mo ako matulungan. Di ba? Eh, hindi niya alam yung nilapitan niya. Isa pa palang may matinding problema. Meron palang mas hinaharap na problema, mas mabigat. Di ba? Eh, sumagot yung isang kapatid. Ang sagot ng kapatid na isa, eh, kapatid, yung problema mo 1,000, hatian kita. 500 sa'yo, 500 sa akin. Di ba? Eh, ang problema ko ngayon, 100,000. Pwede mo ba kong hatian? At least, maramdaman ko lang din na nagkatulungan tayo. Di ba? O, anong gusto mo? Di ba? O, anong sagot ng kapatid? Eh, sige, sa'yo na lang yan. Akin na lang itong akin. Di ba? Eh, yung ganong paraan, yung gawin mo yung sarili mo, yung problema mo, ayusin mo, nakatulong ka na sa kapatid mo eh. Ha? O, yung ginawa niya naman yung problema niya mabigat na hindi ka inaabala, ay nakatulong din siya sa'yo. Di ba? Pero kasing iba ang pag-unawa dun sa tulungan, hatakan pababa. Di ba? Merong ganong tao, dahil tamad, hindi masikap sa buhay, nagpabaya sa buhay, di ba? Walang ginagawa sa buhay, nagpuyat yung iba, siya tulog ng tulog. Di ba? Yung iba nagpapagod, siya inom ng inom. Ha? O, yung iba nagtitipid, siya bisyo ng bisyo. Di ba? O, yung iba nagsisikap kumita para makapag-ipon, siya naman gastos ng gastos. Diba? Yung iba nagtitipid, siya naman walang pagtitipid, hindi marunong sa buhay. Oh. Diba? Oh, yung iba, abay nagsisikap, umaga pa lang lumalabas na. Diba? Uuwi, maaga na rin, madaling araw. Eh siya mula umaga nagbukas ng TV. Diba? Hanggang magdamag, hanggang alas 12, hanggang alauna ng madaling araw. Wala nang ginawa kundi manood ng TV. Diba? Oh. Eh ngayon, yung nagsikap, eh di nakapaghanda. Eh ito ngayong pabaya sa buhay. Pag naghirap dahil walang pagsisikap, may kung sino-sino ngayon ang sinisisi ng kahirapan niya. Eh galit ngayon pag hindi tinutulungan. Tandaan mo, kung meron mang unang karapatan na tutulong sa atin, walang iba kundi sarili natin. Ha? Bago ang ibang tao. Yun ang sagot ko mga kasama. Maraming salamat sa Diyos. Okay? So hanggang dyan na lang po muna. No? Okay, yes, that's true. No? God bless you and your family. Hallelujah, praise God for His blessing and love, and also He is great teacher in this world. Eh, grabe yan. English yan. Okay, so maraming salamat sa Diyos. At hanggang dyan po muna mga kasama. No, kung luloobin po, kung magkaroon tayo ng pagkakataon ulit, ulitin po natin, gawin po natin to. No? Basta po, patungkol po sa buhay na ito, wag nyo lang po akong tanungin patungkol sa English, patungkol sa math, hindi ko po kayo masasagot. No? Pero tungkol po sa mali at saka tama, no? Tamang buhay at saka maling buhay, awa tulong po ng Diyos abot sa aking makakaya. Sasagot po ako. No? Awa tulong ng Diyos. Yun lang po and great morning. Power! Okay. So, upline, Jeff? Paano? Ito to. Up, Jeff? Yes, up. Magandang great morning. Yes, Abs. Salamat sa mga magandang. Sino kaya yung huling nagtanong, Abs? Ako, Up. Magtanong. So, may... Okay. Kung mapansin kasi natin, ang dami sa mga social media natin na aliwat kanan, tulong dito, tulong dito. Ayan. Ayan. Malinaw po. Yes, Abs. Ano yung sinig mo? Automatic save ba ito, Abs? Alin po? Opo, pag nag-end podcast ka. Pag-end podcast na, automatic na. Opo, pasok po. So yun, Abs, gawin natin to ng ano, gawin natin to palagi. No? So basta tungkol lang sa maling pamumuhay at sa tamang pamumuhay, no? Awa tulong ng Diyos, meron naman tayong naiipon na pwedeng maisagot, no? Awa tulong ng Panginoon. Yeah. Yan, so nakakonik yung ating ano, upline Hans Pidad. Tama yan, upline June.
Grabe, the best ka talaga. Salamat sa Diyos. No? Grabe, para lang yeah, para lang tayo para sa live ng Actually, as naiisip ko lang kasi to, at least eh, marami rin tayong mahagip din na iba na kung meron lang isa pali. Eh, baka meron lang din silang mga katanungan. Eh, mahirap naman yung mga natutunan din natin sa buhay, isarilihin lang din natin ito. Eh, di kung makapagbigay tayo ng kaalaman tungkol sa buhay na ito, no? Kung paano tayo makibaka, di... Ayun. No? Kasi laging may umpisa eh, doon sa katapusan. Ayun. Eh, ang pakikibaka para makapagtapos ka ng kolehiyo, eh, nandun sa starting. Diba? Papasok mo ng grade 1, tatapusin mo yung elementary hanggang mag-high school ka, hanggang mag-college, hanggang sa magtapos ka ng pag-aaral. So, ganun. Upline, no? So, may natutunan ba tayo mga kasama? Oh, yes. So, upline Medjoy Pidad. Yan. So, sana meron kayong mga napulot na ilang bagay na pwede makatulong. At syempre, upline Cecilia Sandoval na Siluan, si ang aking tiya, sa Bisaya pa, ang aking aya. Aya. No? Ang aya. Aking asawa, upline Opaline Alcorcon. Yun, maganda pa lang. Melody. Ayan, yes, tama po talaga yan. Salamat sa Diyos. No? Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at ang lahat ng kapurihan. Ingatan po tayo, samahan po tayo ng Diyos po sa ating pong ginagawa. Okay, so ayan pa, upline Mark Hill. Okay, is Paris, yes, us, more learning. Ayan, so ang ipag-ibang. As Loobin, as yung magtatanong sa atin, Loobin, eh, nandyan siya. Totoo yan. Okay ba yun? Okay lang pa na kahit hindi pa natin dito kasama sa negosyo. Anas? Pwede po bang iba yung link sa pinating kasama sa negosyo? Pwede. Basta tungkol lang sa buhay. Okay po. No, tungkol lang sa buhay na ito, no, doon sa mali na pamumuhay tsaka tamang pamumuhay. Tama. Diba? Oh, wag lang tayong lumampas doon. Baka may tanungin ako ng science. 'Di ba? Oh, eh alam mo naman yung ating natapos. 'Di ba? Eh mahirap tayong sumagot diyan. Siguro pagdating sa science apps, eh ikaw na ang sasagot. Nandiyan naman si Apply Amazing. Okay. Absent ako na tinuturo. Kung hindi natin kaya, nandiyan naman si Apply na Hans. Yan, si Apply na Hans. Yeah. Teacher yan, teacher. Oh, yan. From Centro Hall ito. Yes, grabe power. Grabe, no? Tunay na malaking tulong po. To God be the glory. No? Apply. So, yan, yan mga kasama. Apply, no? Apply Jones, si David, Cyril, Lauren, and si Maria. Tanungin nga natin yung iba kung ano yung natutunan nila. No? Sige, paket. Punta din kay Upline Hans. Ask Upline Hans. Upline Hans, pakiclick natin. Pakiclick po. Upline Hans, pakiclick po yung link na sinin. Ito po, i-click niyo po itong link na isi-send ko po. Sa chat po, i-click niyo lang po yun para po makaakyat po. Ayan, nagbaba na po. Ayan na natin. Ayan po. Okay. Upline Hans, paki ano na lang po. Ask, gawin kong tatlo to. Ha? Opo, yung tatlong ulo po. Pag nakita mo na yan. Tatlo. Wala pa si Upline Hans. Upline Hans? Nakakatuwa talaga ito. Ayan, ito na ang mabilis na paglago ng kaalaman sa buhay as tuloy-tuloy natin to sa awat tulong ng Panginoon. Yun, Upline Hans. Okay, yeah. Nandiyan ka ba, Abs? Upline Hans. Upline Hans, akyat po. Baka delete lang po sa kanina. Okay. Umakyat pa, medyo mataas-taas. Ilang floors ba yan, Alright.
tuwing live natin, meron tatlong katanungan na masasagot. Di ba? Oo, kumbaga baka tanong din ito ng mga kasama at least pwede rin natin maiba to yung link nito. No? At least sa ating at maganda po yung gawa na may aabangan talaga po yung mga leaders tuwing yung gawa. Tulad sa situation natin ngayon. Senaryo, mag-start tayo ng 7 or 8 p.m. Nakatutok pa tanggal sila doon. Yes, sir. Kung every night po natin natin yung segment. Tama, tama. Malinaw ba yung dating dyan ng sound apps? Yes, sir. Malinaw. Parang lang nanonood tayo ng mga makapuan sa YouTube. Parang wala yata si Apply Nancy. Baka po hindi applicable sa kanyang nanonood niya. Ay, ito na. Yan. Apply Nancy, pasok. Yes, sir. Ay, grabe talaga. Yes, Apply Nancy. Ang liwanag. Ang linaw. Meron ba tayong mga natutunan dun sa tanong ng ating mga kasama? Grabe, yes, marami, Apps. Grabe, isa-isahin mo, baka matagalan. Ayun, Apps, no? Grabe, so anong masasabi mo, Apps? Nararapat ba natin tong ipagpatuloy para dun sa ating mga kababayan na nahihirapan din sa buhay, na maraming ngayon naguguluhan din sa buhay? Kung ano yung kanilang gagawin. Nakakalito na ngayon sa daming kaalaman, sa daming skills, no? Sa daming kurso, no? Sa dami ng nagpapagod na mga tao, nahihirapan sa buhay hanggang ngayon. Ginawa ng lahat, yung gabi, ginawa ng umaga. Nakakalito na talaga. Diba? Kaya lang, syempre, wala namang choice ang maraming magulang. Kundi kung ano yung kalagayan nila, no? Yun lang din ang ipapamana ulit. Kumbaga, nagpaulit-ulit na lang yung buhay. Kasi nga wala naman talagang nag-educate tungkol po dito, no? Kumbaga, marami kasi pagdating sa buhay, tinatanggihan po ang pag-aaral dito. Kung ano yung kailangan sa trabaho, yun lang ang gusto nilang matutunan. Pero yung kailangan sa buhay, kung paano lumaban sa buhay, kung paano mas umasenso, mas gumanda ang buhay, mas maging makabuluhan ang buhay, total din naman, magpapagod, magpapakahirap ka. Total din naman, darating ang panahon, mawawala tayo dito. At least mapili natin yung pinaka-the best para sa ating pamilya. Yeah. Correct. Yes, Abs. Anong masasabi mo, Apps? Kunting ano lang, Apps, para sa ating mga kababayan na nakikinig nito sa buong mundo. Ano yung maibibigay mo bilang isang teacher, no? Bilang isang teacher na matagal na nagtuturo, tapos nag-resign ka sa trabaho. So, ano ba yung nakita mo? Bakit mo ginawa yung ganong desisyon? Diba? Ano yung hugot mo doon sa bagay na yun? Bakit kailangan mong iwan ngayon, no? Ang iyong profession at ang iyong trabaho, nandun ka na. Diba? Ano yung nakita mo dito sa ating ginagawa? Sige, Apps. Yes. Una sa lahat, Apps, yung nakita ko dito sa, may chance tayo dito, na pwedeng tumango, umasin ko. Yes, Apps. Kasi doon sa ginagawa ko sa pagiging empleyado o guro, walong taon, walang nangyari. Mm-hmm. Nabaon sa utang. Yes, palagi kami nasa hospital kasi wala kang hindi malusog ang pamilya. Ngayon, sa awa at tulong ng Diyos dahil sa produkto natin at sa ibon. Malaking tulong kasi wala nang gastos. Na-save na namin yung dapat nasa doktor na nakalaan, na-save na namin. Yes. Grabe, kasi no? Tapos yung umiinom ka ng produkto, makakuha ka pa ng bonus. No, nagiging negosyo ko pa. So, kumbaga, kung hindi lang nag-iisip na bilang tao, buksan, mag-open mind ka kasi hindi lang ito basta-basta na
Kusyo. Nakakatulong ka na, lumulok ka pa buong pamilya. Tama, tama. Diba? Yes, apply. So, ang kasi yung, kumbaga, ang karunungan, hindi pinibigay sa mga, ano, sa mga taong, ano ba, yung, masama, hindi sa, kumbaga, sa mga masama ang budi, ito, binibigay yung wisdom sa ating ginagawa, eh. Yes, yes. Diba? Diba? Yes, pag sinasala tayo dito, yung makakaabot lang ng pag-iisip, siya lang ang makatiis sa ginagawa natin. Una ang gagawin dito, ibaba ang... Yes, tama. Kasi pag hindi ako mababa ang pride mo dito, pag nagmamataas ka, hindi mo ito kayang gawin ang worth beta plus. Tama, tama. Kasi ang nagtuturo, physics, teacher ka, hindi ka na makikinig, ito mataas ang pride mo. Tama yun, Aos. So, pag, di ba? So, kailangan, bago mo pasukin ang negosyo ko, kailangan wala kang pride. Kasi yung gusto natin makakatulong, hindi ikaw ang tutulungan. Tama? Tama? Yes, apply. Grabe, no? So, Abs, ipagpatuloy natin ito, Abs, support kami ito. Kasi nakita namin dito sa ganitong tema, lalago ito kasi ang call center nga eh, ginagamit ito para magpuro sa ibang bansa. Tama? Yes. Tayo na ang gagamit sa sarili ng ganito eh, para sa grupo natin. So, lalago talaga ito. Magtuloy lang tayo. Yes, apply. Sabay-sabay natin itong gawin. Magtiwala lang sa isa't isa. At saka ano, magkakalakasan. Kuwat sa. No? Gabi. Okay, Mawel. So, kaya lang muna, Alex, para gabi. No? Malupit itong ginagawa. Samantalahin natin yung pagkakataon. No? Samantalahin natin yung pagkakataon. Matanong din yung iba. Okay, so salamat sa Diyos. Great morning. Yes, upline hand, salamat sa Diyos sa pagkakataon na makausap namin kayo. Ayan. So, tanongin naman po natin ngayon ang sursugon. Okay, so si upline Mary Lee Malones. Ayan, upline Mary Lee. Up Messi, paano to? Upline Mary Lee Malones. Masasanay din. As paki-click up upline hands ng link para makapasok ka apply merely. Off mo yung pan, off mo po yung video mo. Live stream lang natin. Yung isang video, yung sa YouTube. Yan, okay. Apply merely. May link po sa baba. Paki-click po 'yan para makapasok po kayo. Okay, medyo umakyat na siya. Ayan. So, umakyat na si upline Mary Lee. Nandiyan na, makikita ko na. Ayan na. Nasa second floor na. Mababa lang yung hagdanan na kanyang inakyat. No? Ayan. Mamaya, tanungin natin si upline Melody. No? Ayan na. Upline Mary Lee. Na-click mo na ba ang link? Nandiyan pa. Nandiyan po sa viral video, TV Journal Kurkun, sa aking mismong account. Sige, Apps. Okay, ito na. Alam nakikita ko na. Alam ko kung bakit nagpipinbak na. Ha? Nagsasabay po yung play ng video, tapos yung stream yard. Kanina nagsabi kasi ng pay sa akin. Inok ko yung sa YouTube. Tapos ang ginamit ko na yung system niya, yun na wala yung effect. Nasa last time meron. Kasi as, lahat kasi ng mga mapag-usapan natin dito, no? Lahat ng mapag-usapan natin dito, mga tanong nila at yung mga sagot natin dito
eh mapapanood pa nila ito ng patuloy kasi correct po. Ito ay ipapublic natin ito. Hmm. Kaya mapapanood ng marami. At least makatulong doon sa kanilang mga nararamdaman, 'di ba? Mahirap kasi manisi nang walang kasalanan. No? 'Di ba? At saka yung sinisi mong walang kasalanan, eh mahirap din yung kalagayan niya. Correct po. 'Di ba? So dahil hindi naintindihan ng tao, 'di ba? At yung sinisi din hindi niya rin maintindihan yung tao, no? Kung bakit siya sinisisi din, eh talagang problema talaga ng ating ano, ng ating bayan, ng ating bansa, no? Kapag hindi talaga naunawaan ng marami, no? Kung saan nang galing yung kahirapan, yung kung saan nagmula yung ugat. 'Di ba? Importante kasi 'yun na ating maintindihan ang bagay din. No? So, 'yun, apply Mary Lee. Na? So, wala na. Wala na. Baka nalaglag ulit. Alam niya kaya yung gagawin niya? No. Sabi po ni Applying na mag-chat siya. Mag-chat siya kung hindi niya alam yung gagawin. Power po up, hindi po ako makapasok sa leak. Hindi po siguro kaya ng signal ko ngayon. Ah, okay. Si Applying po po ni Applying Melody. App Melody, pakiclick po ng link po sa baba. App yun po, sabi ko na Applying Melody. Librada. Si Applying Melody po yung hindi makapasok. Ah, si App Melody? Opo. Ha? Opo. Ah, si App Melody? Wala pa pong info. Ah, si App Melody, so hindi pa natin sure. Baka umakyat pa. Nandyan yung isang power leader ni Applying Marino Vente. Nandyan ba siya? Yung power leader po niya ni Applying Marino Vente. Nila Bernard. Nila Bernard. Bernardo? Bernardo. Ha? Bernardo. Sino yun? Applying Junel Mendoza. Applying Junel Mendoza. Apo. Okay. O sige nga, kung makakapasok, no? Ito po yung aking link. No? Pakiclick po niyan. Kung sino po, no? Ayan. Salamat sa Diyos. May isang katulad niyo po. Ayan po. To God be the glory. Salamat po sa Diyos. Up Hans, i-off mo yung sa YouTube. Kung ikaw po ay nakapasok, balik ulit dito. Balik ulit sa akit ko ulit dito, Aplen Hans. Akit ko ulit. Click mo ulit yan. Si Chelsea Sigla pa lang dyan. Napuputol-putol daw po, Aplen. Alright. Malinaw ba? Malinaw ba ako dyan? Ayan, kung sino po ang pwede pong makapasok at makapag-share at makaakyat, pwede po tayong umakyat. Dabit. Para po makapagbigay po tayo ng ating mga learning. Kasi may isis yata, kaso kayo. Si Mambo pa rin, ha? Okay, wala na ikaw. Yan sa center.
Great morning. Yun, wala na. Yun, wala na. Wala na, wala na. Okay na. I-off pala yung YouTube app. Yes, i-off yun sa YouTube kasi na-stream na po tayo. Yun, naka, kasi nasa YouTube, nag-eco eh. Opo, correct yan. Opo, correct yan. Oh, yan pala, alam na natin. Sunod. Sabi po kasi na naka-disturb yung, makaka-disturb yung sa focus eh, yung... On, bumaba, nalaglag ulit si Aplen Hans. Sabi na Aplen Eva Larobe Special, sana po loobin ng Diyos maulit pa po ito. Masarap makikinig habang may quarantine ngayon para mas more pa po maintindihan ang pagkapa nakapagpagulo sa isipan ng bawat isa. Salamat po sa Diyos. Wow. Aplen June, nawala ang mic mo. Wala kang audio. Nakamute ka naman. Sound check, sound. Wala ang audio si Aplen June. Alright po, sa mga bagong pasok. Aplen Melody Librada. Learning, learning po ba talaga? Ayan. Learning na learning. Learning po talaga. Apps. Salamat po sa Diyos. Applying na June. Wala boses si Applying June. Why? Bakit po? Ayan. Pero ako na. Pero ako so, yan na. Zero na. Meron na po. Ayan. So, nag-chat si Upline Melody. And learning po talaga, apps, sarili po talaga ang kailangan i-adjust sa lahat ng pagkakataon. Hindi po pwede manisin ng ibang tao dahil life is a choice. Napakapalad po ng bawat isa. Yan po. Salamat sa Diyos. No? So, ayan. Bay? So, wala po bang, ano, walang papasok po? Wala, wala na. Okay, kasi wala, po, wala kung wala na pong papasok, yan, nag-chat si Upline Cecilia, si Tia, no? Yes, walang audio ka dong. No? Tapos, sa signal ako, parati putol. Yan. No. Meron pa po tayong 16 viewers. No. Kung sakaling merong gustong pumasok po, nandyan po yung ating link hagdanan para kayo po ay makapasok, no? Makapag-usap tayo. Kung lulobin po, no, magawa natin 'to ng umaga o tanghali o hapon. 'Di ba? Kumbaga ito first time po natin 'tong gawin itong tanungan. 'Di ba? Kumbaga tanungan, no? Na para mag-aral tayo tungkol sa buhay na ito. Okay, so maraming kaguluhan, kalituhan, tanong natin. 'Di ba? Eh sasagot kami ayon po sa karanasan. At the same time, syempre po, logic para at least mas mabilis po nating maunawaan po yung malalim na hindi po natin naintindihan. Ayan. Tama. So, actually, up, meron po tayo ngayon 20 viewers po. Yes, yes. Nakikita ko sa generalist group chat. Nanonood dyan si Aplen Jocelyne from Sniper. Oo. Ano kayang, kasi hindi ko nakikita yun, yung comment siya dito. Okay, marami nag-comment. Hindi ko lang nabasa pa yung iba. Yan, nagtanong nga dito eh. May tanong po ako, paano labanan? Ano ba yung lalabanan natin? No. Oh, marami kasi po tayo kalaban. Ako, COVID virus. No. Para pala yung question niya. Ito yung nagtanong. Si Journal. May tanong pa ako, paano labanan? Journal.
Journey. Pulburoso. Pulburasa. Arusa. Ayan. May tanong ako. Paano labanan? Eh, labanan ito. Eh, anong... Lalabanan. Ano po yung lalabanan natin? No? Marami kasi. Labanan ng takot. Labanan ng duda. Labanan ng virus. No? Labanan ng ano? Kung virus, mag-alcohol ka. Huwag mo lang iinumin. No? Parang kalooban question po yan. Nagtanong. Kaya lang hindi talaga na specific kung ano yung labanan. Labanan ng takot. Labanan ng... Rejection. Maraming pwedeng labanan. Maraming ibig sabihin, meron paano labanan ng kahirapan. Yun. Huwag kang mag-focus doon sa kahirapan. Hindi, gawin mong inspirasyon yun para umalis ka doon sa kahirapan. Mag-focus ka doon sa mabubuting kalooban mo na gusto mong mangyari. Kung ano man yung nararamdaman mo sa kalooban mo, focus ka pa rin doon sa maganda mong kalooban na gusto mong mangyari o gusto mong iahon ang magulang mo sa kahirapan, doon ka mag-focus. Eh, merong nag-negative sa'yo, huwag kang mag-focus doon. Normal yun. Diba? May mga tao talaga na hindi naman lahat pare-parehas na gusto yung ginagawa natin, gusto yung ginagawa mo, gusto yung sinasabi mo. May mga tao talaga na kahit gaano kaganda pa sasabihin mo, kung gaano pa kaganda yung ginagawa mo, may mga tao pangit sa paningin nila. Pero hindi ka dapat mag-focus doon. Bagkus gawin mong challenge, patunayan sa kanila na mali sila, tama. No? Kailan mo mapuputunayan yan? Pag nagpapatuloy ka, lalo na sa pagpapatuloy mo na nagtagumpay ka at nakita nila, di ba? Na yung tagumpay mo na sinasabi mo, eh nangyari, no? Sa totoong buhay mo. O, yun yung panlaban natin sa kanila. At yun ang panlaban mo. Diba? Isipin mo yung asawa mo, kayo may asawa ka. Baka naghihirap sa kamay mo. Diba? Iuunahin mo ba yung mga discouragement, yung mga rejection? Yun pa ba yung i-entertainin mo? Eh sige, i-entertain mo yun. Eh pagkatapos mo ma-entertain yun, nasaktan ka, nahirapan ka. Eh ano resulta pagkatapos? Wala naman. Balik ka doon, bumalikwas ka. Balik ka doon sa gusto mo mangyari sa buhay. Isipin mo anak mo. Baka may mga anak ka na naghihirap sa kamay mo. Diba? Mas lalo kang manindigan. Diba? Baka may magulang ka, nahihirapan. Baka may sakit. Diba? Uunahin ba yung mga negative na yun? Diba? O sige, pakinggan mo sila. Ano binigay sa'yo? Wala naman. Diba? Yung marunong kang mag-isip kung ano yung mabuti at manindigan dun sa mabuti, dun sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Nakakalaban ka na dun sa kahirapan, pati dun sa mga taong negatibo. Ganun lang mga kasama. Oh, tingnan mo, na-extend tayo, sumagot pa tuloy ako dyan. Bonus question daw yun. Okay, question. So hanggang dyan na lang po tayo mga kasama. No? Maraming maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ibinigay sa atin. No? Ingatan tayo, samahan tayo sa ating mga ginagawa, no? Sa ating paglalakbay, no? Sa ating layunin, no? Kumbaga, focus tayo doon sa mabuti na ating ginagawa para samahan tayo ng Diyos palagi sa araw-araw, no? Sa panahon at hindi sa kapanahunan, no? So napakaganda noon kapag kaingatan tayo ng Panginoon. Okay po? So salamat din doon sa mga nagtiyaga, no? Doon sa mga willing talagang matuto na mabago ang buhay. No, balik-balikan mo 'to, no? Kung hindi mo masyado naintindihan ngayon, so pwede mo 'tong ma-review itong video na 'to. Kasi okay. Hindi ko po ito okay. Ipa-private, ipa-public ko ito. At pwede mo rin itong ibato doon sa kaibigan, kakilala o sa mga dealers mo na mayroong mga hinaing, no, sa buhay, eh makakatulong po ito sa kanila. Okay? So ngayon kung ano yung maramdaman, ano yung masabi nila, eh hindi natin pwedeng itakwil yung ganong mga tao. Kumbaga, hayaan natin sila. Kumbaga, prinsipyo nila yun. Ang importante, hinayag natin sa kanila na yun yung katotohan. Na? Okay, lahat naman, no? Nasagot ko yung tanong, no? Tama ba? Yes, sir. Okay, nasagot naman.
Okay. Bali pala so, karugtong pala to yung kanyang tanong na yan. So, nasagot mo tanong niya kanina. Oh, so ito mayroong chat si Tia Cecilia. Ito yung kanyang chat, no? Basahin natin. Yes, kailangan sa mga leader ang succeeding live mentoring patungkol sa buhay. Salamat sa Diyos. Yan, yung ating kabataan, no? Si Tia Cecilia, no? Ang 46 na 64 pero mukhang 46 years old. 46. Grabe. Pag gumalaw, talagang nadadaig ang kabataan. Di ba? Talagang maliksi. Okay, so ito pa yung may chat si ano? Ayan, si Apply Melody Librada. Hihi, limited lang po pala yung laman na pwedeng i-type dito. Oo. Opo, kasi maharangan mga mukha po natin dito kapag ka po, katulad po nito, ilalagay po natin, ha. Ayan, oh. Pressing natin try. So, pagka sobrang haba, pumatatakpan ang mukha. At least yung ulo man lang nakita. Hihi. Ayan, si Apply Melody Librada. Ayan. Hihi, limited lang po pala ang laman ng pwede i-type dito. Kaya po, pala putol, yung una ko message. Loobin po us bukas makapwesto po ako sa mas malakas na signal para live ako makapag-share. Ayan, opo, salamat tama, sa Diyos. Grabe. Ayan, Apply Melody, salamat sa Apply Melody. Oo. Naghahanda na. Si Apply Joy. Titingnan din natin yung kanyang message. Ayan. Apply Joy Pidad. Ayan. Salamat po sa Diyos. Ingatan po nawa ng Diyos palagi. Yes. Power. Salamat. Ayan. Salamat po sa Diyos. Okay. So, hanggang dyan na lang po mga kasama. At tayo po ay nakadalawang oras na. Actually po, ang aking pong oras talaga dito, iniisip ko talaga mga siguro 30 to 1 hour lang. Pero lumampas po tayo. Medyo napasarap po tayo. Hindi natin ayan, umabot po tayo ng 2 hours and 7 hours. 2 oras at saka 7 minuto. Okay, so yun lang po. Magandang araw at magandang umaga po. No? Sa yes ating po, lahat. Yes po. Great salamat morning, great po sa morning, Diyos. Great morning po. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang lahat ng kapurihan. Magpakailan-kailan. Yun lang maraming po. Salamat sa Diyos. Sige, as. Power. Okay, Jeff. Salamat, po. Salamat po. Sa Diyos. Okay, 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 as. Matindi, as. Loobin ng Diyos. Yes, grabe. Kamila. Parating pa natin, no? Ito na yung pagkakataon din ng iba na makarinig, no? Sana magtanggal sila ng pride, no? Mapakinggan din tayo. At least magustuhan nila o hindi, di at least nagawa yung part natin na makatulong sa kanila, no? Sa ganitong paraan, no? Ayan, so ito ang text ni Apply Hans Pidad, no? Ayan, bago po natin i-close, mayroon siyang pahabol. Ito. Sana ba 'yan? Nawala na. Ayan. Power. Ayan. Ingatan nawa ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Power. Apply hands. Okay po. Sige po. I-end ko na po yung broadcast po natin. Salamat po sa Diyos. Signing up na po. Power. Okay. Power. Power. End broadcast na. Yes.